date kami ni TatayGing. Oh, Mommy Hachi, what are you doing? Recording? Yeah. Pero bago ang lahat, dadaan muna kami sa Walmart dahil bibili kami ng mga chocolates para sa inyo mga dabahons. Malapit na kasi ang birthday ni TatayGing kaya naman naghahanda na kami para sa another batch ng Balikbayan Box. Siyempre, alam niyo yan, kapag may birthday sa pamilya, hindi namin makakalimutan ang magbigay ng ligaya sa aming mga followers. At dahil nga mahal namin kayo, uunahin muna namin kayo bago ang lahat. Ibig kong sabihin ay Balikbayan Box para sa aming mga dabahons. Para po sa hindi nakakaalam, ang ibig pong sabihin ng dabahons ay I love you and I care for you. At dahil nga marami kaming napamili, nakalimutan kong gumawa ng video kaya naman dumiretso na kami dito sa restaurant. Dahil sa sobrang dami ng aming pinamili, ay bigla kaming nagutong dalawa. Kaya naman yan si TatayGing ay handang-handa ng umorder ng kanyang pagkain. Pansinin nyo naman ang ambience ng restaurant na ito. Napakalinis at pagkaganda-ganda. Hindi nga pala namin kasama si BBGing kaya naman nilagay ni TatayGing ang isa niyang cellphone doon nakasama ang picture ni BBGing para naman ma-feel namin nakasama pa rin namin siya. Tapos na nga palang mag-order si TatayGing at dahil sa dami ng mga putahe, ako naman ay hindi pa makapag-decide kung anong bibilhin. Ako talaga ay lubos na humahanga dito sa mga bowl na nasa harapan ng restaurant. Napakagaganda naman. Ito po pala ay Japanese restaurant. Ito ay ramen restaurant. Ang sarap po nitong tempura, grabe. Ang sarap talaga kumain kapag kasama mo si TatayGing. At napakasarap lasapin ang pagkain kapag iyong kasama ang taong iyong minamahal. Sana ay kayo ay may TatayGing din sa inyong mga buhay. Kunwari ay kunti-kunti lang yung subo ko pero sobrang gutom na ako dyan. Ito yung gusto ko kay TatayGing, kahit hindi ako nag-aayos ay talaga naman alam mong mahal na mahal ka pa rin niya kahit hindi ka maganda sa iba sa mata ng ibang tao. Basta ang importante, mahal ako ni TatayGing. Tingnan mo at napakasarap nitong suits at nilalantakan ko pa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili pero napakasarap nito. Talaga namang hindi ko siya tinitigilan. Hindi na ako makapag-antay ng order namin. Ay nako, asaan ka na? Sa wakas ay dumating na. Narito nga pala ang order ko. Ang ramen na may raming karne at maraming kung ano-ano pa yan. Ayan lang kay TatayGing oh. Mukhang masarap din at nagsasayaw-sayaw pa yung mga nasa ibabaw ng kanyang ramen. Sa hindi po pala nakakilala sa akin, si NanayGing po ay mahilig po talaga ako sa noodles. Kaya kahit noodles ang kainin ko araw-araw ay hindi ako magsasawang kainin ito. Iyan at nalalantakan na nga natin itong noodles na ito at pagkahaba-haba naman. Habang nilalantakan ko nga pala itong noodles natin ay mayroon ako sa inyong ikikwento. Ito nga palang si TatayGing nung maliit pa pala siya ay ayaw niya ng noodles. Akala daw niya ay ito ay mga bulate. Kaya naman siya ay nandidire. Hanggang sa nakapagtrabaho siya sa isang restaurant, isang Italian restaurant. Mahilig pa po kasi ang mga Italian sa mga pasta kaya naman nahiligan na din ni TatayGing gumawa ng mga pasta. Tapos doon niya natutunang kumain ng noodles. Buti naman, cause arojus ko po. Si NanayGing po ay mahilig po sa noodles. Buti na lang ito si TatayGing ay kumakain na din ng noodles at hindi ko naabutan yung mga panahong ayaw niya ng noodles. Baka lagi kami nitong magbangayan. Ayan at sarap na sarap ako dyan. Tingnan mo si TatayGing higop ng sabaw na ubos din niya ang kanyang noodles sa kanyang bowls. Sa totoo lang guys, kinain ko yun. Natira sa bowl niya, binigay niya sa akin dahil napakaraming noodles na nasa bowl niya. Kaya ibinigay niya sa akin at syempre naman, sino bang hihindi doon? Yun lamang po at maraming salamat sa panunood.